big enough for small things. Sabi sa Matthew 10 verse 29 to 30, hindi ba't napakamura ng halaga ng dalawang maya? Pero wala ni isa man sa kanila ang nahuhulog sa lupa nang hindi ayon sa kagustuhan ng inyong ama. Mas lalo na kayo, maging ang bilang ng inyong mga buhok ay alam niya. Ang puso ni Jesus is big enough for small things. Sa laki ng puso ni Jesus, kahit maliliit, inilalagay, pinapahalagahan, at kasyang-kasya. Jesus was concerned sa maliliit na bagay. Walang maliit, walang malaki para sa Panginoon. Bakit? Nandoon ang Diyos sa kalaki-lakihang universe at Milky Way na walang katapusan at sa kaliit-liitang atom o nucleus o kung ano pa yan. Paliitin mo ng paliitin, tingnan mo sa electric microscope, nandun pa rin yung gawa ng Panginoon. Palakihin man ng palakihin, may order at choreography ang kilos ng mga planeta dahil nandun pa rin ang Panginoon. Only man's limited point of view and framing ng kanyang sarili and the world create the illusion of size. Nandoon ang Panginoon at nandito rin siya. Kaya sa Panginoon, mahalaga pa rin ang detalye at maliit na bagay tulad ng ibon, tulad ng maya, tulad ng pipit, at bawat buhok natin sa ating ulo, actually sa buong katawan. Open your eyes to God's big heart for small things. Araw-araw, pinaghihimalaan tayo ng Diyos sa mumunti at maliliit na bagay na pangangailangan natin. Ultimo yung pagising natin, that's a blessing. Ang sabi nga, every gising is a blessing. Kasi may mga taong hindi na nasisikatan ng araw. Kaya ipagpasalamat natin sa Panginoon na araw-araw tayo ay nagigising pa. Maliit na bagay, kasi nga matutulog ka, magigising ka. Araw-araw, ganun ang ganun. Minsan nananaginip ka, minsan hindi, minsan may bangungot. Pero ang mahalaga, nagigising tayo. Kaya ipagpasalamat natin yun. Napakaraming maliliit na bagay ang dapat nating ipagpasalamat. Minsan hindi natin napapansin yung mga maliliit na bagay na yun. Pero once na nawala, saka natin malalaman yung kahalagahan. Ang unang example ko dito, personal experience. Noong panahong kamamatay pa lang ng aking father at kami ay nasa lowest of low. Isang araw pagising ko, wala na kaming toothpaste. Siyempre, kailangan mong gumawa ng paraan. So, ang ginawa ko, naglagay ako ng asin sa toothbrush at yun ang ginamit ko para mag-toothbrush. Which is, nung old age, feeling ko, yun naman ang ginagamit ng mga kanununuan natin. Aside from dahon ng bayabas. So, nung binless na kami ng Panginoon, nakaahon-ahon, nakakaluwag-luwag, sabi nga, kada punta ko sa grocery, lagi akong bumibili ng toothpaste. Kasi nga, yung expiration naman noon, medyo matagal-tagal pa. So every month or every 2 weeks, lagi akong may binibiling toothpaste. Hindi siya nawawala sa aking grocery. Kahit hindi ko siya nasasama sa listahan. Kasi nga, naranasan namin na walang toothpaste. Although may asin pa rin naman, pero diba, nung may pambili ka na, talagang yung mga needs ang uunahin mo. So ngayon, one time nakita ni mama na yung toothpaste namin, 7 box. Kasi nga,
Lagi akong bilin ng toothpaste. So tuwing mag-grocery ako, ang laging paalala ng aking mood, Rakels, huwag ka nang bumili ng toothpaste. May 7 boxes pa tayo sa banyo. So, diba, kapag naranasan natin yung mga ganun, hindi naman siya pag-aaksaya dahil gagamitin pa rin naman namin at matagal pa yung expiration ng toothpaste at pwede rin naman gamitin pa sa ibang bagay. Pero isa yun sa mga blessing na paulit-ulit at lagi kong aalalahanin na noong mga panahong walang-walang-wala kami, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. So, ngayong meron, kailangan mag-ipon, magsubi, lalo na sa panahon ngayon na ang taas na ng inflation. Dati sa 500 puno ang cart mo, ngayon yung 1,000 mo, ang luwag-luwag. Kahit yung basket minsan hindi mapuno ng 500 pesos. Pwera na lang kung ang bibilin mo ay puro candy o yung mga maliliit. Ultimo noodles ngayon ang mahal. Nasa 13-14 pesos. Samantalang dati 9-7. Yung sardinas, dati 9-10 pesos lang yun. Ngayon, magkano na? 13 or 14 pesos, 12? Sobrang mahal na ng mga bilihin. So, kailangan magtipid. Kailangan magtipid, kailangan mag-ipon, at kailangan magtrabaho. So, yun ang isa sa mga blessing sa mga himala na ginawa ng Panginoon sa buhay namin. Naming pamilya. Minsan may mga blessing tayong natatanggap galing sa Panginoon na napakaliit. At minsan sa kaliitan ng blessing na yon sa sarili nating paningin, hindi na natin ipagpapasalamat sa Panginoon o napapansin. Yung Jesus na naghimala sa isang maliit na baryo ay ang Jesus na naghihimala sa mga buhay natin ngayon. Ang Jesus na naghihimala noong tayo ay walang-wala, ay siya rin naghihimala ngayong tayo ay masagana. At kung tayo ay nandoon pa rin sa stage na walang-wala, huwag tayong mag-alala. Hindi naman bulag ang Panginoon at hindi rin siya bingi. Nakikita niya at naririnig niya ang ating mga hinaing. At kung nakikita ng Panginoon ang ating pagsusumikap, darating at darating ang blessing, walang makakapigil. Patuloy lang tayong maglingkod sa Kanya. Ang mahalaga ay pansinin natin yung mga himala. Ipagpasalamat natin. Huwag tayong puro reklamo. Huwag yun ang atupagin natin o yung paghahanap sa wala. Hindi tuloy natin nakikita kung ano yung nandito, kung ano yung nandyan, kung ano yung ating nasa harapan. Ang sabi nga, ang pinakamayamang tao ay yung kaunti lang yung pangangailangan, yung hindi maluho. Kasi the fact na mayroon siya nung kanyang mga kailangan, yung needs, hindi niya na napapansin yung mga wants. Dahil na-appreciate niya na kung ano yung nandyan. At hindi na siya gagasta para sa mga luho. We should open our eyes and be appreciative of God's blessings, especially yung maliliit that we tend to ignore. So let's be thankful sa maliliit na blessings na yon, dahil ang kasunod ng maliliit na yan ay bigger blessings. God bless us all.